Hello everyone, welcome back to my channel, Septoria Bangbang TV. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe upang maka-update sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat! Ang kwentong ito ay kwentong alamat. Ito ay alamat ng bituin. Ang alamat ng bituin. Noong unang panahon, walang makikitang buwan o mga bituin sa kalangitan upang magbigay ng liwanag sa gabi. Si Haring Buwan ay naninirahan pa noon sa lupa. Kilala siya bilang isang mahigpit at di palangiting hari. Wala pang asawa ang hari, sapagkat ito ay mapili. Marami ng mga hari ang ninanais na ipakasal ang kanilang mga anak na dalaga kay Haring Buwan. Wala ni isa dito ang nagustuhan niya. Sa di kalayuan sa karyaan ni Haring Buwan ay may isang mag-asawa na may magandang anak na dalaga na nangangalang Aurora. Ang dalaga ay hindi lamang maganda, ito rin ay mabait at matulungin. Napag-alaman ni Haring Buwan ang tungkol sa magandang dalaga, kahit dali-dali itong pinuntahan ang bahay ng mag-anak. Nabighani ang hari sa dalaga at inuutos nito na magpakasal sila ng dalaga. Tumanggi ang dalaga, sapagkat meron itong kasintahan. Ngunit walang silbi ang pagtanggi nito sapagkat iniutos ng hari na kapag hindi magpapakasal ang dalaga sa kanya, ay ipapakulong niya ang mga magulang nito. Walang nagawa ang dalaga kundi magpakasal sa hari. Binigyan ni Haring Buwan si Aurora ng isang magandang pulseras na gawa sa mga kumikinang na bato bilang regalo sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang mga bato ay parang mga munting araw na kumikinang maski sa kalayuan. Dinala na nga ni Haring Buwan si Aurora sa kanyang kaharian. Ngunit hindi maging masaya si Aurora sa karian, kaya't madalas itong lumalabas upang mamasyal. Napansin ito ni Haring Buwan at naisip nito na baka naging pagtagpo ang kanyang asawa sa dati. Pinagbawalan ni Haring Buwan si Aurora na lumabas ng palasyo. Nalungkot si Aurora. Ayaw nitong maglagi sa palasyo ng buong araw kasama ang bugnutin at palasigaw na asawa niya, kaya't tumatakas ito sa tuwing natutulog ang asawa ng hapon. Ngunit isang hapon, nagising ang hari bago makauwi sa Aurora at nalaman nito ang ginagawang paglabas ng asawa. Inantay nitong dumating sa Aurora at pinagalitan. Napagbuhatan ni Haring Araw sa Aurora nang sabihin itong hindi niya mahalang asawa. Kung hindi lamang niya ito tinakot na ipakakulong ang mga magulang ay hindi ito magpapakasal sa kanya. Tumakbo palayo si Aurora. Iiwan na daw niya ang masungit na asawa. Nabol siya ni Haring Buwan na humingi ng tawad sa kanya. Nahawakan ng hari ang kamay ng asawa. Ngunit, nagpumiglas ito at patuloy na tumakbo. Dahil dito, naputol ang pulseras na binigay ng hari sa asawa. Umiyak nang umiyak si Haring Buwan at napagtanto nito na mali ang kanyang nagawa sa asawa. Pinulot ni Haring Buwan ang mga makinang na bato at itinago baka sakaling bumalik pa ang asawa ay muli niya itong ipapagawang muli ng pulseras para sa kanya. Ngunit hindi na bumalik si Aurora sa karian. Nagpakalayo ito kasama ang mga magulang upang hindi na mahanap pa ng hari. Dahil sa lungkot, napagpa siya ni Haring Buwan na sa langit na lamang magmalagi. Kinuha nito ang mahinang na mga bato mula sa naputol na pulseras ng asawa at isinabay ito sa kalawakan. Ang mga ito ay naging mga bituin sa gabi. Si Haring Buwan ay lumalabas kasama ang mga makikinang na bato. Nagbabaka sakaling makita ni Aurora mga ito at mapag-isipang bumalik sa piling niya. Mga kaibigan, sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwentong alamat. Hanggang sa muli, maraming salamat!